Good morning guys, ito na naman ang iyong lingkod, si Papa Ranz. Dito lamang po yan sa ating YouTube channel, ang Papa Ranz channel. For today's vlog guys, nais kong i-share sa inyo muli ang tungkol sa ating pag-a-apply as a home-based caregivers for Israel para mag-guide po kayo kung paano mag-apply, lalong-lalo na ito ay via POEA at sila po ang nag-aasikaso dito. So ayan guys, ngayon talakayin natin ang mga kwalifikasyon sa pag-a-apply papuntang Israel as a home-based caregiver. So narito, ang number 1, hindi ka ex-OFW from Israel. Number 2, no family relatives working in Israel. So ang pupwede lang ay ang brother or sister. Number 3, at least 4'11 ang height at above. At least 45 kilos ang weight and above. Number 5, no age limit. No gender discrimination or religion. So kahit sino po, pwede po mag-apply. Number 6, at least high school graduates pero nag-aral ng caregiving ng 6 months. And then, ikaw po ay may NC2 or National Caregiving Certificate from TESDA with 760 hours training at may diploma at syempre may TOR. And of course, ikaw ay may high school diploma kung kayo po ay high school na nagtapos po, okay? Kung ikaw naman ay nagkolehiyo, kailangan po yung inyong college diploma. I-clarify lang natin guys sa mga nursing graduates at saka physical therapist, kailangan pa rin po ang inyong diploma sa nursing or diploma sa physical therapist. Siyempre kasama din ang TOR. Okay po. So ayan po lahat ang mga qualifications bilang applicant po for the home-based caregivers for Israel. So for now, ipakita naman natin kung ano ang mga requirements sa pag-a-apply papuntang Israel. So number 1, ang passport. Kailangan po 3 years validity and up. Hindi po siya kailangan expire. Number 2 is NBI. Ganon din po. Pwede po pala kayo kumuha sa POEA. So, piliin ninyo ang place na kukuhanan na branch ang NBI sa POAA. Mas madali po dyan. Hindi na po kailangan antayin ang araw ng pagkuha mo mismo sa inyong schedule or appointment. So, basta nabayaran nyo na online. So, anytime pwede na nyo pong makuha sa POAA. Kasi minadali po yan para sa mga applicants for Israel. Okay? Tapos number 3, nandyan ang PSA birth certificate. Kung kayo ay late registered, okay lang po. Basta meron po kayong kopya ng PSA birth certificate. Tapos number 4, ang UMID ID or driver's license or voter's ID or kung wala nito, ang postal ID. Kumuha po kayo isa sa apat na yan. Number 5, syempre ang NC2 or National Certificate for Caregiving. NC2. Kailangan hindi rin po expire. Kung expire po, kayo po ay mag-renew sa inyong mga designated or malapit sa inyo na TESDA branch para makapag-renew po kayo before mag-apply. Yung in-situ po natin, kailangan po pala with 760 hours training. Okay, wag po yan kakalimutan. Importante po yan. Siyempre, kailangan din po ang transcript of records ng caregiving and then diploma ng caregiving. So, klaruhin lang din natin doon sa diploma kung kayo po ay nag-aral ng physical therapist or graduate ng nursing, kayo po ay kailangan magsumite ng inyong diploma at saka TOR. Tapos
Number 7, of course, nandyan ang Certificate of Employment if applicable. Kung wala naman din po, kung first timer, di po kailangan ng mga Certificate of Employment. Ngayon naman, tatalakay natin kung ano ang gagawin. Lahat po ng mga aplikante ay kailangan po gumawa ng iyong registration account sa www.onlineservices.poaa.gov.ph. Under e-registration, click ninyo ang Let's Go. Then, click I accept the terms of use to continue. Then, i-fill up ninyo ang lahat ng data completely. Doon ang iyong pangalan, apelyido, passport number, at syempre, hihingi din po yon ng email address. And after that, magabang po kayo or buksan ninyo ang inyong email address. Meron po silang isesend na confirmation about sa inyong gagawin na e-registration account. Bubuksan nyo po yon at meron kayong temporary password na makikita doon. Tapos may mababasa kayo doon na click here. So, i-click mo yon at automatic po makakapasok na kayo sa inyong e-registration account. Okay? Tapos magsisimula na kayo na mag-fill in ng mga data para makumpleto ang loob o nilalaman ng inyong e-registration account. Okay, tapos po pag kailangan nyo na pong mag-update kung halimbawa may kulang pa doon sa ginawa nyo sa loob ng inyong e-registration account, mag-sign in lang kayo agad sa e-registration account ninyo. So, imbis piliin ninyo na registration, login na po ang inyong i-click. Okay? Under e-registration. Tapos, ilagay ang inyong email address and password. Tapos, login. Tapos, doon po sa loob ng inyong e-registration account, i-continue ninyo kung anong mga updates ang kulang po ninyo. Halimbawa, kung NBI or passport or in situ. So, lahat-lahat po yun ay gagawin po ninyo. Okay? Kung halimbawa, okay na po lahat, doon sa inyong dashboard, may makikita ho kayo na apply. May parang mga ATM na makikita kayo. So, hanapin ninyo ang Hiring Home-Based Caregiver for Israel. Din click ang apply. Tapos po, automatic po yun. Pag-click ninyo ang apply, may magpa-pop up, ipapakita ng POA website kung kompleto na kayo sa inyong mga ginawa sa loob ng e-registration account. Magkukulay green at may thumbs up kung lahat okay ang inyong mga ginawa, at kulay pula kung mayroon dapat kayong gawin sa inyong e-registration account. Kung halimbawa may mga kulay pula, babalikan nyo lang po yan. For instance, kadalasan mababasa na kulay pula ang inyong in situ. Ang in situ po ay inilalagay under sa certificates. Ilagay po ang data ng inyong in situ number at ang date of expiration at date issued. Okay? Minsan nagkakapalit, kailangan i-check ninyo ng mabuti. Okay? Minsan naman, may makikita kayo na kulay red ang father's details. Ang father's details ay ilalagay po under sa inyong my family as beneficiary. Kailangan po yun ilagay dahil for name checking po yun. Okay? Lahat ng applicants ay ininame check ng Israel as under your father. Kaya kailangan po talaga na mayroong father's details. Kahit patay na po siya or whatsoever, hindi nyo kapiling, kailangan po ang data ng inyong father or tatay. Okay? In the event na hindi nyo nakilala o hindi man lang nyo nasilayan ang inyong papa o tatay,
maaari pa kayong tumawag sa POEA para tanungin kung ano ang maganda para dyan sa father's details, okay? Pagkatapos po niyan, mayroon naman mga pagkakataon na nagkukulay po lang NBI. So, ibig sabihin nun, hindi pa kayo nakapaglagay siguro ng inyong NBI data or naglagay man kayo, expired naman siya. So, ganun din po yon, kailangan po ayusin, okay? Tapos, may mga pagkakataon naman din na may makikita kayo na hindi daw kayo nag-aral ng at least 10 years or hindi kayo BS Nursing. Sa mga BS Nursing po na nag-apply, huwag po mag-alala, meron lang pong ginagawa under sa inyong education. So, ipopost ko na lang at basahin natin kung ano ang gagawin. Okay? Tapos, doon naman po sa at least high school graduates. So, kailangan po talaga nakapag high school graduates kayo. Hindi pwede ang undergraduate ng high school. Kasi ang requirement po ay high school graduate. Okay? So, hindi na yun magpupula kung tama ang data na nilagay ninyo sa inyong education. Okay? So, ganun po. So, after po lahat maayos ang mga nagkulay pula, may mababasa kayo doon na initial interview, answerable by yes or no. So, i-click-click nyo lang yon at yes or no hanggang sa baba. Pagkatapos po yon ay pwede nyo nang i-click ang submit. Pag na-click nyo na po ang submit, automatic na po yon. Papipiliin na rin kayo kung saang branch mo gusto magpa-interview. Kung halimbawa nasa probinsya ka, sa regional na malapit na POEA branch kayo magpa-interview. O doon kayo magsasubmit ng inyong mga dokumento sa araw ng inyong appointment. Kung halimbawa nakapili na kayo, automatic na po yon magpa-pop up na ang inyong appointment. Actually, kinabukasan mismo. Kadalasan ganon ang nangyayari. So, kailangan po maghanda po kayo ng oras at panahon at araw dahil may mga pagkakataon ganon po na kinabukasan mismo ang inyong appointment day. So, dadalhin nyo na po ang lahat ng inyong mga dokumento na naka-folder po. Okay, ang laman po ng nasa folder ninyo, syempre ang inyong e-registration printout. Tapos ang inyong online POS printout. Tapos scan passport or Xerox, pwedeng colored or black and white. Tapos po PSA birth certificate, Xerox. Xerox ng NBI, Xerox ng NC2. Tapos syempre Xerox din ng yung UMID ID. Kung walang UMID ID, Xerox ng driver's license or voter's ID or yung postal ID. Tapos kung yun nga, kung may experience na kayo, pwedeng ilagay nyo ang yung certificate of employment kung available po. Pero kung hindi, wala pong problema. Syempre, kasama rin ang Xerox ng inyong mga TOR sa caregiving at saka TOR sa college kung nag-college kayo. At kung wala naman, kung high school graduate, syempre ang Xerox ng inyong diploma. Okay? Ito po ang tsura ng nasa bandang kaliwa. Yan po ang e-registration account. At yung nasa bandang kanan, yan po ang sample ng POS certificate para makita po ninyo. Okay? Nga pala guys, on your appointment day, kung hindi po kayo makakapunta,
pwede po kayong tumawag sa PUEA at mag-abiso po kayo na hindi kayo makakapunta. Or pwede kayong magpunta na lang doon the next day or the day na kayo ay pwede nang magpunta at sabihin niyo po ang iyong reasons bakit hindi kayo nakapunta sa araw ng iyong appointment day. Okay guys, maraming salamat po. Hope nakatulong po sa inyo ang video na ito sa pag-apply papuntang Israel. God bless you and more power to everybody. And congratulations to all. And also, hoping na kayo po ay makapag-apply na as a caregiver here in Israel. Okay? So, mabuhay! Meron pong ilalagay sa ibabaw ng folder. Ito po ang nakasulat, RSF number, applicant's name, position applied for, country destination, PS online number, at ang iyong registration. Okay?